sa mga maiinit na balita ngayong tanghali. Ika-apat na medalya ng Pilipinas sa Tokyo 2020 Olympics, tiyak nang matapos ang panalo ng boxer na si Carlo Paalam sa men's flyweight quarterfinals. Mas mahigpit na border restriction sinimula nang ipatupad sa Metro Manila. Mga individual na nakaschedule magpabakuna, ituturing na authorized person outside of residence sa panahon ng ECQ sa MCR. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Hunyo, bahagya na namang tumaas. Ano kalang pambansang pondo para sa 2022 isusubitin na sa Kongreso. Pagpapalakas ng kapasidad ng Philippine Genome Center sa Visayas at Mindanao, nakapaloob sa panukala. At isang virtual concert at 7 acts of love and charity. Handog ng Wish 107.5 sa pagdiriwang ng 17th anibersaryo nito ngayong buwan. Magandang hali mga kasambahay, ngayon po ay araw ng Martes, August 3, 2021. At una sa mga balita ngayon tanghali, magsasanib puwersa ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines sa implementasyon ng Enhanced Community Quarantine sa buong National Capital Region simula sa Biyernes, August 6. Ito ay upang mapigilan ang paggalaw ng mga hindi otorisadong lumabas at masiguro ang pagsunod sa health protocols sa mga matataong lugar. Narito ang report ni Leah Ilagan. Mas mahigpit na inspeksyon sa mga checkpoint at quarantine control points ang ipatutupad ng PNP at AFP simula sa August 6. Ayon kay Joint Task Force Coronavirus Shield Commander, Police Lieutenant General Ephraim Dixon, authorized person outside of residence lamang ang papayagang makapasok sa checkpoint. Hindi makalulusot ang mga minor de edad kahit na kabilang sa apor ang mga kasamang magulang. Bawal din ang mga senior citizen maliban kung pupunta sila sa vaccination center. Samantala, magbabantay din ang mga pulis sa mga matataong lugar. Deploy din po tayo ng mga personnel dedicated para mag-check o magpatrolya sa mga areas na point of convergence, lalong-lalo sa mga palengke. Ang AFP, sinabi na kahandang tumulong sa PNP sa pagpapatupad ng ECQ sa Metro Manila. Handa din anaya silang magbigay ng libreng sakay kung kinakailangan. Ang ating AFP Joint Task Force National Capital Region, ngayon is we're currently coordinating with NCRPO for deployment dito sa mga quarantine control points within Metro Manila and nearby provinces. Panawagan ni PNP Chief Police General Guillermo Eliazar sa publiko, magbaon ng pasensya sa pagdaan sa mga checkpoint. Pinayuhan naman ng general ang mga non-apor na manatili sa bahay lalo na kung hindi bakunado at ipagpaliban ng biyahe kung hindi naman ito importante. Leah Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghigpit na ng border restrictions papasok at palabas ng Metro Manila ang PNP at tanging ang mga authorized person outside of residence o APOR ang pinapayagang makatawid sa checkpoints. Pero nilinaw ng DILG na maging ang mga individual na nakaschedule magpabakuna ay tuturing na APOR sa panahon ng ECQ sa NCR. Narito ang report ni JP Nunez. Bagaman sa August 6 pa ang mas mahigpit na quarantine restriction na ipatutupad sa National Capital Region, ngayon pa lang ay naghigpit na sa mga borders ang pamahalaan at tanging authorized person outside of residence o APOR lang ang pinapayagang makadaan sa mga checkpoints. Layunin nito na limitahan ang galaw ng publiko upang makaiwas sa banta ng mas nakahahawang sakit.
Kabilang dito ang mga healthcare workers, government employees, economic frontliners at public utility vehicle drivers. Ngunit nilinaw ng DILG na maging mga individual na nakaschedule magpabakuna ay ituturing na apor at papayagang makadaan sa mga checkpoint. Kailangan lamang magpresenta ng schedule para sa pagpapabakuna. Yun nga pong mga individuals for vaccination are considered authorized persons outside of residence. So kung may kailangan po magpakita ng schedule ang ating mga kababayan or kaya naman yung text message galing sa vaccination center na kanilang LGU or kaya naman anong kasing katunayan o papel na sila ay for vaccination at meron silang confirmed schedule sa araw na yan. At ipapakita lang po nila yan sa ating kapulisan at padadaanan po sila sa ating mga checkpoints. Sa kasalukuyan, mayroon lamang mga border control sa pagitan ng mga probinsya papasok at papalabas ng Metro Manila. Ngunit ayon sa DILG, kapag nag-ECQ na sa NCR sa August 6, magkakaroon na rin ng mga controlled checkpoints sa loob ng Metro Manila. Sa ngayon po, ang checkpoints natin sa Metro Manila ay mga law enforcement checkpoints pa lamang. Ang purpose po niyan ay masiguro ang social distancing at kung may curfew po tayo, ay yan po ang tungkulin ng mga checkpoints natin. Dito po sa Metro Manila, magkakaroon lang tayo ng mga quarantine control points pag nag-ECQ na po tayo. Samantala, upang maiwasan ang matinding traffic sa mga sasakyang papasok ng Metro Manila, inihahanda na ng Joint Task Force COVID Shield ang paglalagay ng designated lanes para sa motorsiklo, pribadong sasakyan at delivery trucks. Para din maano sa pag-iingat sa paligtas ng karamihan. Pero abala rin. Kasi imbis na dire-diretso yung biyahe na puputol-putol katulad nito. Pero kailangan pa din po talaga. Wala po tayong magagawa kundi sumunod na lang talaga. Humihiling naman ng pangunawa at kooperasyon ang DILG sa publiko dahil kinakailangang higpitan ang border restrictions upang maiwasan ang posibleng pagkalat ng COVID-19 Delta variant. JP Nunez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling mamamahagi ng bagong quarantine pass ang lungsod ng San Juan sa darating na August 5. Ito ang siyang gagamitin ng mga residente na ikukonsiderang authorized person outside of residence o APOR kapag nag-umpisa na ang pagpapatupad ng enhanced community quarantine sa Biyernes. Kada pamilya ay kinakailangang magdalaga ng isang APOR. Sa anunsyo ni San Juan City Mayor Francis Zamora, magbabahay-bahay ang opisyal ng barangay upang ipamahagi ang mga bagong quarantine passes. Muling lilimitahan sa isang pasahero kada tricycle ang papayagang sumakay simula sa August 6 kasabay ng pagpapatupad ng dalawang linggong enhanced community quarantine sa Metro Manila. Ayon kay Department of the Interior and Local Government spokesperson Undersecretary Jonathan Malaya, bagaman papayagan pa rin ang pamamasada ng mga tricycle, ay kinakailangang limitahan ang isasakay nilang pasahero upang maiwasan ang hawaan ng COVID-19 Delta variant. Bukod sa tricycle, nilinaw ng DILG na magpapatuloy pa rin ang operasyon ng iba pang public transportation kahit pa ECQ upang may masakyan ang mga authorized persons outside of residence maging ang mga kababayan natin na pupunta sa vaccination sites. Humingi ng pangunawa si Pangulong Rodrigo Duterte sa publiko kaugnay ng pagpapaprioridad sa pagbabakuna. Ayon sa Pangulo, kailangan unahin muna sa bakunahan ang mga hotspot area tulad ng Metro Manila dahil na rin sa banta ng mas nakahawang COVID-19 Delta variant. Samantala, tututukan naman ng Metro Manila Mayor ang pagbabakuna sa mga nalalabi pa mga senior citizen na may vaccine hesitancy. Narito ang report ni Nel Maribuho. Problema pa rin ng Pilipinas ang kakapusan sa supply ng COVID-19 vaccines. Ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte, nais niya na ang lahat ng lugar sa bansa ay mabigyan ng bakuna, pero sadyang hindi pa magandaan niya ang dating ng supply ng COVID-19 vaccines. Ulitin ko, ang problema talaga ng Pilipinas, iwala tayong supply
na maganda. Kasi kung meron, maibigay na natin sa lahat. Kaya naman ayon sa Pangulo, kailangan munang iprioridad ang mga lugar na may mataas na mga kaso ng COVID-19 sa gitna na rin ng banta ng pagkalat ng mas nakakahawang Delta variant. It's just a matter of priority ka dito sa yung mga hotspots. Gaya ng mga Maynila and the environs. Nandito lahat yung ano eh, yung tao. So yung transmission mas mabilis. Sa ulat kagabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. kay Pangulong Duterte, aabot sa 25 million doses ng COVID-19 vaccines ang dadating sa bansa hanggang sa katapusan ng August. Sa kabila nito, ayon kay Galvez, malaking hamon pa rin ang pagbabakuna sa mga senior citizen. Medyo challenge po natin itong sa senior citizens. Nakikita natin na hindi pa umaangat ang first dosing natin. Dati almost 2 million tayo. Ngayon hindi tayo umaangat, kukunti lang po ang ating nabakunahan because of some sort of hesitancy sa ating mga A2. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, kailangan pa rin iprioridad ang pagbabakuna sa mga matatanda dahil sa pagtaas ngayon ng case fatality rate. Para sa mga Pilipinong may edad naman na 50 hanggang higit 80 taong gulang, ang case fatality rate ay 5.47%. Ito po ay halos 13 beses ang taas doon po sa ating case fatality rate sa mga less than 1 to 49 years of age at 0.42%. Kanya ito po ang pinakadahilan kung bakit binibigyan prioridad ang atin pong mga matatanda. Ayon naman kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Benur Abalos, sa susunod na 2 linggo sa pagpapatupad ng mahigpit na quarantine restrictions sa Metro Manila, tututok rin ng mga alkalde sa pagbabakuna lalo na sa mga senior citizen. Yung mga senior citizens, yan po ang focus ng ating mga LGU. In fact, sa August 5 po, sa Wednesday, imamark po namin na sa amin sa Mandaluyong, 100% na po ang bakunadong senior citizen. Ayon kay Abalos, target ng Metro Manila mayors na makapagbakuna ng 250,000 per day. Iniulat naman ng Food and Drug Administration kay Pangulong Duterte ang nakuha nilang datos sa Philippine General Hospital at Lung Center of the Philippines ukol sa bisa ng mga bakuna kontra Delta variant. However, in PGH na kung saan po araw-araw sila po ay exposed dito, meron lamang pong 5 na nagkaroon po ng Delta variant at gumaling pa po lahat. Nung nag-contact tracing po sila dun sa mga exposure nito, out of 400 po na kinontact trace nila sa PGH, dadalawa lamang po ang lumabas na positive. Ibig sabihin, it wasn't as contagious when it came to the PGH. Ayon kay FDA Director General Eric Domingo, malaking tulong pa rin laban sa COVID Delta variant ang kumpletong bakuna, dagdagan pa ang pagpapanatili ng health protocol. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Epektibo na ang libreng sakay sa Philippine National Railways o PNR, LRT2 at MRT3 para sa mga bakunadong pasahero simula ngayong araw hanggang August 20. Ito ay para sa mga authorized persons outside of residence o APOR. Para sa detalye, may report si Asher Kadapan Jr. live. Asher, kailangan ba ay fully vaccinated ang pasahero para makasakay ng libre? Aga kahit partially vaccinated, unang dose pa lang ng bakuna contra COVID-19 ang natatanggap ng isang pasahero, ay maaari na itong maka-avail ng libreng sakay sa Philippine National Railways Light Rail Transit LRT o LRT Line 2 at Metro Rail Transit o MRT Line 3. Kailangan lang ipakita ang kanilang vaccination card na ibinigay ng lokal na pamahalaan at ang kanilang identification bilang empleyado o manggagawa o yung iba pang mga itinuturing na authorized persons outside residence o APOR. Ayon kay MRT3 Director for Operations Engineer Michael Kapati, wala silang eksaktong paraan para matiyak na balido ang mga bakuna card na ipipisinta ng mga pasahero. Ngunit ilang paraan ang kanilang ginagawa sa pagsisiyasat sa mga dokumentong hawak nila. So, ang ginagawa lang namin, kapag yung vaccination ID walang picture, ay bigyan mo kami ng ID mo na may picture ka.
Ngayon, kung may picture naman yung vaccination card, tinitingnan namin yung itsura ng tao kung siya mismo yung nasa picture, plus yung ID ng apor. Paliwanag pa ng MRT3, ang libreng sakay na ito ay inisyatibo ng Department of Transportation. Layon itong makatulong sa pangangalaga sa kalusugan at kaligtasan ng mga apor kasabay ng banta ng pandemya. Isa na rin anila itong insentibo sa mga individual na nagpabakuna na at makahikayat pa ng mas maraming mamamayan na protektahan ng sarili sa pamamagitan ng COVID-19 vaccines. Epektibo ang libreng sakay sa mga naturang tren simula ngayong araw hanggang sa matapos ang pagpapatupad ng enhanced community quarantine sa August 20. Sa ngayon, aga ang pamunuan ng MRT3 ay wala pa namang plano na mag-iba ng kanilang or mag-baba pa ng kanilang passenger capacity at mananatili ang kanilang passenger capacity sa 30% kasabay ng ipatutupad na ECQ. Aga. Asher, itong libreng sakay ay para sa mga fully vaccinated at para sa mga apor. So hindi kabilang dito yung apor na hindi pa fully vaccinated. Tama ba, Asher? Yes, aga, kahit yung mga meron pa lamang na schedule ng para sa kanilang unang dose ng pagkabakuna ay hindi yan pinapayagan sa libreng sakay. Batay na rin sa guidelines ng free ride o libreng sakay nga na ipinamimigay or inilalaan para sa mga pasahero ng MRT3, LRT2 at PNR. Aga. Asher, paano yung mapapabilis yung sistema ng pag-check? Dahil siyempre, mga pasahero, bulto yan. Tapos iisa-isahin, i-check, titignan kung may mga ID. Hindi ba maaaring maging cost pa yun noong talagang delay dito sa mga pasahero, Asher? Aga, nagiging dalawa yung kanilang pila, katulad dito sa MRT3, para doon sa mga apor na vaccinated at non-vaccinated. So yung mga vaccinated na mga apor ay pipila doon sa kanilang nakatakdang linya para nga doon ay andun kasi yung mga nag-check ng kanilang mga ID at daladalang mga bakuna card. Habang yung isa namang linya ay para doon sa mga apor na hindi pa vaccinated. Kaya tuloy-tuloy naman yung kanilang pagpasok sa MRT3. Okay, maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Tiniyak na ng Malacanang ang ayuda sa mga maapektuhan ng dalawang linggong Enhanced Community Quarantine o ECQ sa National Capital Region. Nagkakahalaga ito ng 1,000 pesos kada low-income individual o maximum na 4,000 pesos kada isang pamilya. Narito ang report ni Rosalie Coz. May dalawang araw pa ang pamahalaan upang paghandaan ang gagawing pamamahagi ng ayuda sa mga lubos na maapektuhan ng dalawang linggong lockdown sa Metro Manila. Ayon sa Malacanang, nakatitiyak ng may tulong na manggagaling sa gobyerno para sa mga mawawalan o matitigil ang paghahanap buhay mula August 6 hanggang 2021. Nakumpirma ko na po ngayong araw neto, siguradong sigurado po ibibigay natin yung ayuda na binigay din natin sa Cagayan de Oro, Iloilo Province at Iloilo City, 1,000 pesos per person hanggang 4,000 kada pamilya. Sigurado pong ibibigay yan. Ang hindi lang sigurado, saan kukunin, pero ang mandato ng presidente, humanap kayo ng pera. Tiniyak naman ng Department of the Interior and Local Government na handa na mga lokal na pamahalaan sa gagawing sistema ng distribusyon ng ayuda at hinihintay na lamang ang pinal na kautusan na magmumula sa national government. Sa pananaw ng DILG, mas magiging madali ang gagawing pamamahagi kung gagayahin lamang ang sistema noong una nang nagpatupad ng ECQ. Kung kami po sa DILG ang tatanungin, USEC, mas maganda po yung proseso na nating ginawa nung namigay po tayo ng ayuda nung Marso at Abril. Nakita naman po ng ating mga kababayan na meron na pong maayos na proseso sa pamimigay ng ayuda at meron na rin po tayong malinis na listahan na nasa kamay na po ng mga local government units. Noong nag-ECQ sa Metro Manila mula Marso hanggang Abril, nasa 11.2 million low-income individuals ang pinaglaanan ng ayuda ng pamahalaan. Samantala, nanawagan naman ng Malacanang sa lahat ng pamilya sa Metro Manila na ipatupad ng istrikto ang lockdown sa kani-kanyang tahanan.
sa ilalim ng ECQ re-imposition, bawal ang mass gathering, personal care services, limitado lamang ang paglabas ng tahanan sa mga edad 18 hanggang 65 at pag-access ng pangunahing pangangailangan at serbisyo, gayon din ang hanap buhay. Bawal ang indoor at outdoor dining sa mga restaurant at limitado lamang sa authorized persons outside residence o APOR ang interzonal travel. Kada pamilya na po, kung hindi kinakailangan lumabas, yung pinuno ng pamilya, tatay, nanay, lolo, lola, tiyo, mag-order. Walang lalabas unless bibili ng pagkain o gamot. Kung hindi kinakailangan, lahat manatili sa tahanan. Bagaman tuloy ang operasyon ng public transportation para sa mga frontliner, mga magpapabakuna at iba pang apor, inaasahan ang pagtatakda ng Department of Transportation o DOTR ng limitadong passenger capacity. Roseli Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nangangamba ang Department of Health na mapuno kaagad ang healthcare utilization rate sa bansa dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19 dahil sa epekto ng Delta variant. Ito ay sa kabila ng mga ginawang paghahanda ng kagawaran sa posibleng pagdami ng mga pasyente sa mga ospital sa bansa. Narito ang report ni Aiko Miguel. Abril pa lang ngayong taon ay nagdagdag na ang Department of Health ng ICU at hospital beds sa buong bansa, lalo na sa National Capital Region bilang paghanda sa pinangangambahang pagsirit muli ng kaso ng COVID-19 dahil sa Delta variant. Pinangangambahan naman ng DOH na mapuno agad ang healthcare utilization rate sa bansa na sa ngayon ay nasa 50% na. Nakikita na po natin ang epekto ng Delta variant sa ilang rehiyon o mga lugar sa ating bansa. Kalahati po ng ating mga probinsya at mga syudad ay nagpapakita na po ng pagtaas ng mga kaso and ang kanilang mga healthcare utilization. Naglaan ng mga ICU beds sa 4 na ospital sa NCR, partikular sa East Ave Medical Center, Lung Center of the Philippines, National Center for Mental Health at sa Quirino Memorial Medical Center. We were able to already increase our ICU bed capacity by as much. Ngayon po, may additional po tayong tinitignan around 240 na mga additional ICU beds in select big hospitals in Metro Manila. Ito pong mga ito magbubukas at magiging operational this month. Ayon pa kay Undersecretary Vergere, inilaan sa buong Luzon ang dagdag na 755 ICU beds at 322 na isolation beds, 314 isolation beds at 210 ICU beds naman sa Visayas Region, at dagdag na 306 isolation beds at 190 ICU beds sa Dako ng Mindanao. Maging ang medical supply sa bansa ay inihahanda na rin ng DOH sa paglobo ng kaso dahil sa Delta variant. We are now pre-positioning medications, oxygen supplies, procurement of other needed logistics, and we are preparing additional spaces and tents for our hospitals. And of course, yung oxygen na napaka-importante, atin po talagang minamapa at atin pong ini-increase ang ating capacity to produce this oxygen supply. Ayon pa sa DOH, ang mahigpit na lockdown sa NCR sa mga susunod na linggo ay makatutulong na mapabagal ang paglobo ng kaso at hawaan dahil sa banta ng Delta variant. Higit sa lahat upang maihanda ang health system capacity ng Pilipinas. Pakiusap ng DOH, matapos man ang mahigpit na community quarantine, hindi dapat maging kampante ang publiko upang hindi pa ulit-ulit ang pagpapatupad ng lockdown dahil sa pagtaas na naman ng kaso ng hawaan. Sa minsan po nating pagiging kampante at hindi pagsunod sa ating public health protocols, ay ilalagay po natin ang ating sarili at ang ating mga mahal sa buhay sa panganib. Maari po tayong mahawa o di kaya ay makapanghawa ng ibang tao. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Iniulat ng National Vaccination Operations Center na umaabot na sa mahigit kalahating milyon ang mga Pilipinong nababakunahan kada araw simula noong Hulyo. Target ng pamahalaan na mapataas pa ito sa buwan ng Agosto. Tiniyak naman ng ENVOC na hindi maapektuhan ang target na mabakunahan kada araw kahit na magpatupad ng enhanced community quarantine sa Metro Manila ng 2 linggo. At mula sa Quezon City, may live report si Aiko Miguel. Aiko, ilan ang target na mabakunahan kada araw ngayong Agosto at sapat ba ang supply ng bakuna? Yes, Lord. Ngayong buwan ng Agosto ay target ng National Vaccination Operations Center na umabot sa 700,000 ang mabakunahan kada araw. At ayon nga kay Undersecretary Mirna Kabutahe, ang chairperson ng ENVOC, na merong magiging sapat na supply ng bakuna na paparating dito sa bansa ngayong buwan ng Agosto. Kaya confident sila o kumpiyansa sila na maabot ang target kada araw. Ngayong buwan naman ng Hulyo, Flor, umaabot na nga sa mahigit 523,000 ang nababakunahan kada araw sa bansa. At noong July 27, umabot din ang pinakamataas na vaccination rate sa loob ng isang araw, kung saan umabot ito sa 659,029 na vaccine sa loob lamang ng isang araw. At ayon nga sa ENVOC, nitong Agosto ay inaasahan na umabot pa ito sa 700,000 daily ang vaccination rate. May inaasahan kasi na 22 million na COVID-19 vaccines ngayong buwan ng Agosto. At tiniyak nga rin ni Undersecretary Mirna Kabutahe na hindi maapektuhan ang daily vaccination rate sa Pilipinas kahit na magpatupad pa ng enhanced community quarantine o ECQ sa NCR ng 2 linggo. Batid din ng ENVOC floor na mababa pa ang vaccination rate sa mga nasa A2 o yung mga senior citizens at mga A3 o mga may sakit. Kaya naman papayagan pa rin ang walk-in sa kanilang hanay kahit na may ECQ na, lalo't hindi naman titigil ang pagbabakuna. Ngayong buwan ng Agosto, Flor, ayon pa sa ENVOC, ang natitirang nasa 15% ng mga A1 sector o mga hanay ng healthcare workers ay inaasang mabakunahan na lahat para sa kanilang second dose o para sila ay maging fully vaccinated na. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Flor. Aiko, yan bang sinasabi ng ENVOC na yan, yung target nila ay nakakonsentrate lang yan sa National Capital Region o yan ay buong bansa? Flor, yung target na sinasabi ng ENVOC ay ito na yung pang buong bansa na target dahil sa karagdagang supply o allocation ng COVID-19 vaccines, posibleng maabot na natin ito. At sa buwan ng Agosto, Flor, ang sinasabi pa nila ay nasa 15 million na ang magiging fully vaccinated sa bansa, Flor. Kasi ngayon meron lang tayong nasa 11.1 na more than 9 million na fully vaccinated at nasa 11.1 million naman na nakatanggap na ng kanilang first dose. So asahan natin ayon sa ENVOC na sa mga susunod na buwan ay tataas pa ang vaccination rate sa Pilipinas dahil sa inaasahang parating na vaccine deliveries mula sa iba't ibang vaccine manufacturers. Maraming salamat, Aiko Miguel. Pagbibigay ng libreng merienda ang Philippine Ports Authority para sa lahat ng mga pasaherong nabakunahan na laban sa COVID-19. Inatasan na ni PPA General Manager Jason Chago ang lahat ng port manager na bigyan ng libreng merienda ang pasahero mapa-partially o fully vaccinated. Kinakailangan lamang na ipresenta ang kanilang vaccination cards, katunayan na sila ay bakunado. Bukod sa mga pantalan, ipinag-utos na rin ng Department of Transportation ang pagbibigay ng libreng makakain sa mga pasahero sa mga airport na bakunado na rin. Bahagyan na naman tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa bansa.
mula sa 3.73 million noong buwan ng Mayo ay umakyat ito sa 3.76 million noong Hunyo ayon sa Philippine Statistics Authority. At para sa detalye, makibalita tayo kay Nel Maribuhok live. Nel, ano ang mga dahilan kung bakit mataas pa rin ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho? Ela, sa mga susunod na araw ilalabas ng Philippine Statistics Authority ang detalye ukol sa naging dahilan ng bagyang pagtaas ng bilang ng walang trabaho sa bansa. Sa kanilang June 2021 Labor Force Survey na isinagawa sa 33,791 na individual sa 15 years old pataas, nakita ng PSA na umakyat nga sa 3.76 million ng walang trabaho. Ang unemployed persons o bilang ng nasa labor force na walang trabaho o negosyo nitong Hunyo 2021 ay nasa 3.76 million. Ito ay bagyang mas mataas kung ikumpara noong Mayo 2021 na nasa 3.73 million. Kaugnay nito, nananatili pa rin ang unemployment rate sa bansa sa 7.7%. Ayon kay National Statistician Undersecretary Dennis Mapa, isa sa mga nakikitang dahilan pa rin ang unemployment rate at ang paggalaw ng labor force participation ay may kaugnayan sa ipinatutupad na quarantine restrictions sa bansa. Nagpapakita na noong June ay medyo konti yung ating mga restrictions, may mga localized lockdown tayo. At ito ang isa sa mga rason kung bakit tumaas yung ating labor force participation, medyo na-maintain yung ating unemployment rate, no? Ang pagbaba ng bilang na may trabaho ay nakita sa mga accommodation and food service activities, public administration and defense, transportation and storage, at financial and insurance activities. Tumaas rin ang underemployment o mga taong may trabaho na nagnanais ng karagdagan pang oras na magtrabaho o nais pa ng ibang trabaho. Umakyat ito sa 14.2% ngayong June kumpara noong Mayo na may 12.3%. Ibig sabihin, tumaas ito ng 918,000 na underemployed persons. Ang employment rate naman noong June ay hindi nagbago na nasa 92.3% pa rin mula noong pang Mayo. Ibig sabihin 45.08 million ang may trabaho mula sa 48.84 million Filipinos na nasa labor force ng June. Ella? Alright, maraming salamat Nel Maribuhok live na nag-uulat mula sa San Mateo, Rizal. Isusumite na sa Kongreso ang panukalang pambansang pondo para sa taong 2022. Kasama rito ang budget para sa pagpapalakas ng kapasidad ng Philippine Genome Center sa Visayas at Mindanao. Narito ang report ni Rosalie Cos. Bagaman naka-medical leave si Budget Secretary Wendell Avisado, natapos nitong asikasuhin ang National Budget Proposal ng Duterte Administration para sa taong 2022. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, for submission na ito sa Kongreso. Ginawa ng palasyo ang pahayag upang kumpirmahin na nasa 2022 National Budget Proposal ang 100 million pesos budget para sa satellite office ng Philippine Genome Center sa Visayas at Mindanao. Bagamat Secretary Avisado is on sick leave, nasumiti po niya ang pinal na proposed budget natin at piniprint na po yung ating National Expenditure Plan for submission to Congress. So natapos po yun. Itinanggi naman ng palace official na nagbitiw sa pwesto ang budget chief. Kasalukuyang nasa medical leave si Secretary Avisado hanggang August 13, 2021 dahil pinayuhan ito ng doktor na sumailalim sa examinations matapos ma-ospital ng 8 araw at sumailalim sa quarantine ng higit 1 buwan dahil sa COVID-19. 14 na taon na rin ang nakalipas mula nang sumailalim sa quadruple open heart bypass ang kalihim. As of now, those are rumors because I receive a copy of the press release of the DBM and I have no basis to question the accuracy of that press release. He's on medical leave. Itinalaga namang OIC ng DBM si Undersecretary Tina Rosemary Kanda. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinanawag na ni dating Philippine Sports Commission Commissioner Monico Pentevelia na imbestigahan
ang Kongreso ang hindi umano na ibigay na share ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR para sa PSC. Malaking tulong sana anya ito para sa kapakanan ng mga atleta na lumalaban para makakuha ng medalya sa mga Olympic Games. Narito ang report ni Nel Maribuho. Malaking pera ang hindi na ibibigay ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na share sa Philippine Sports Commission. Ito ay ayon kay dating PSC Commissioner at ngayon ay presidente ng Samahang Weightlifting ng Pilipinas na si Monico Puentevella. Ayon sa kanya, bilyong-bilyong piso ang unremitted share ng PAGCOR na para sana sa mga atleta. Alam mo, kuha, tawagan nyo si Chairman Mike Aguinaldo. Opo. Alam niya ang billions na nawawala sa Philippine Sports Commission according to the law. Sa ilalim ng Republic Act No. 6847 o ng Philippine Sports Commission Act, may ibibigay ang PAGCOR sa PSC na 5% share mula sa gross income nito. Ayon kay Puentevella, nahati ang share na ito sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Fidel Ramos. Ayon sa dating PSC official, dapat itong imbestigahan ng Kongreso. Ginahamon ko sila. Sige po. Inyong programa. Mm. Buksan nyo sa Senado. Lalabas kami lahat mga atleta. Sinusubukan pang kunin ng UNTV News ang pahayag ng PAGCOR ukol dito. Pero sa inilabas na pahayag ng ahensya sa kanilang website ukol sa kanilang remittance, mula January hanggang April 2020, nakapagbigay sila sa PSC ng 418.55 million pesos. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Andrea Domingo, kahit hirap sila sa gitna ng pandemya dahil sa suspension ng mga gaming operations, ginagawa pa rin nila ang lahat upang maibigay ang nararapat na remittance para sa PSC. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Wagi sa katatapos na quarterfinals ng men's flyweight division ang Filipino boxer na si Carlo Paalam sa Tokyo Olympics. Mula sa Tokyo, Japan, makibalita tayo kay Ruji Sasaki live. Ruji, ilan na ba yung tiyak na medalya ng Pilipinas sa Tokyo Olympics? Aga, nakatitiyak na ng apat na medalyang maiuwi ang mga Pilipinong manlalaro sa isinasagawang Tokyo Olympics dito sa Japan. Ito ay matapos maghugi ang Filipino boxer na si Carlo Paalam laban sa world champion na si Shakobidin Zoirov ng Uzbekistan sa quarterfinals ng men's flyweight division kaninang alas 10 ng umaga Japan time. Tunay na makasaysayan ito para sa Pilipinas dahil sa unang pagkakataon, nakaapat na tayong medalya sa prestihiyosong Summer Games. Nahigitan nito ang Olympic performance ng Pilipinas sa 1932 Los Angeles Games kung saan tatlong atletang Pilipino ang nakapag-uwi ng bronze medals. Susunod namang makakalaban ni Paalam si Ryomei Tanaka ng Japan. Samantala, inaabangan din ng maraming Pinoy sa buong mundo ang kahinatnan ng laban ng isang pang-Filipino boxer na si Nesty Petisio para sa gintong medalya ngayong tanghali. Makakalaban nito para sa gold medal ang opposite home favorite na si Sena Irie ng Japan sa Women's Featherweight Boxing Competition. Mamayang alas 6:20 naman ng gabi, sasalang din sa pole vault final si EJ Obiena kung saan makatunggali ang 12 finalists kabilang na ang Olympic champion ng Brazil. At yan muna ang balita mula dito sa Japan. Back to you, Aga. Okay, maraming salamat. Ruji Sasaki live mula Tokyo, Japan. Inamin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang kasalanan ayon sa National Union of People's Lawyers o NUPL. Kaugnay ito ng pahayag ng punong ehekutibo kagabi na nakinabang ang taong bayan sa kampanya ng pamahalaan laban sa illegal na droga. At mula sa Quezon City, may report si Dante Amento live. Dante, paano ba ang ginawa ang pag-amin ni Pangulong Rodrigo Duterte doon sa kanyang kasalanan sa ayon sa NUPL? Yes, Flor, sa Talk to the Nation ni Pangulong Rodrigo Duterte kagabi ay nabanggit nga niya kung totoo man anya na nagkaroon ng paglabag sa karapatang pantao kaugnay sa laban ng pamahalaan sa illegal na droga ay hindi naman siya nakikinabang dito at sa halip
ay nalagay pa niya sa panganib ang kanyang pamilya dahil maaari nga siya balikan ng mga sangkot sa illegal na droga. Hindi ikatwira ni Pangulong Rodrigo Duterte na nakinabang ang taong bayan sa anti-illegal drugs campaign ng pamahalaan. Ayon kay NUPL President Attorney Edri Olalia, ang taong bayan mismo ang biktima sa war on drugs dahil sa dami ng mga napapatay. Ang pahayag ng Pangulo ay patunay lamang na alam niyang may pananagutan siya sa mga krimeng nangyari. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Attorney Edri Olalia ng NUPL. Ang pinaka-importante, krimen po yun. Hindi pwedeng maging katwiran na ang benepisyo o ang benepisyaryo ay ang taong bayan. Hindi, ang taong bayan ang benepisyo dyan. Maraming biktima ang napaslang. Kaya hindi natin matatanggap yung ganyang mga pahayag. Dagdag pa nito, kapansin-pansin niya na wala namang malaking epekto ang laban ng pamahalaan sa illegal na droga sapagkat marami pa rin ang supply. Wala rin kinalaman ang pagpatay para sugpuin ang illegal drugs. Sa pahayag ng Pangulo kagabi, binigyang diin nito na hindi siya ang nakinabang kundi ang mga Pilipino sa laban ng gobyerno sa illegal drugs. Pakinggan natin si Pangulong Rodrigo Duterte. Palagay na natin totoo yung sinabi. Papalagay na natin totoo yung sinabi ng Human Rights. Sino nakinabang yan? Ako. Ako ang nakinabang. Pamilya ko. Nakinabang sila dyan sa patay na yan. Sino? Sino? Sino nakinabang? Kayo, ang anak ninyo, ang bayan natin, ang nakinabang. Sino ang nalagay sa alanganin? Ako, pamilya ko, yung buhay nila, gagantay ang mga y***a na yan. Ang NUPL ang kumakatawan bilang abogado ng 7 sa mga complainant sa International Criminal Court o ICC na humihiling na buksan ang investigasyon laban sa Duterte War on Drugs. Sa kamakailan ay muling silang nagpadala ng communication letter kay dating ICC Chief Prosecutor Fatou Bensouda para tanggapin ang karagdagang ebidensya na kanilang isinumite. Kabilang na rito ang balita sa mga pahayagan na umano'y nagpapatunay na may nangyaring human rights violation sa bansa. Flor, ang panawagan nga nitong NUPL para tuldukan na itong lahat ng mga issue kaugnay sa illegal drugs ay tuluyan ng buksan ang investigasyon ng ICC sa illegal drugs campaign ng pamahalaan. Titi, balik sa iyo, Flor. Maraming salamat, Dante Amento. Isang research team mula sa National University sa Singapore ang nakatuklas ng drug cocktail ng maaaring maging lunas para sa COVID-19 patients. Narito ang report ni Kath Dumaraos. Nakakita ng magandang resulta sa drug cocktail na natuklasan ng Singaporean researchers laban sa beta o delta variant ng coronavirus. Maaari ring magamit ang combination ng drugs upang i-treat ang COVID-19 patients na may mild hanggang moderate COVID-19 disease. Isang research team na pinangunahan ni Professor Dean Ho ng National University of Singapore ang gumamit ng artificial intelligence platform at live virus testing device upang makapag-derive ng tamang combination ng drugs at may tamang dosages laban sa COVID-19. May kabuuang 12 gamot ang naitest upang makabuo ng drug cocktail na ito, kabilang na ang gamot laban sa cancer, antivirals at human immunodeficiency virus o HIV. Sa kabila ng pagiging epektibo nito, hindi pa ito available sa community testing at kasalukuyan pa ring ini-improve ang drug cocktail. Isang kababayan naman na nagtatrabaho sa Singapore ang nagpahayag ng kanyang opinyon at pagsang-ayon sa paggamit ng gamot kung sakaling magiging available na ito sa merkado. Para sa akin po, pabor po ako na masubukan po itong gamot na ito na bago nilang na-discover na tinatawag po nilang drug cocktail na kung saan
pinagsama-sama po nila ang iba't ibang klase ng gamot para makabuo na isang gamot panlaban po sa COVID. Kat Maraos, UNTV News and Rescue. Diyo sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inalawig ng pamahalaan ng Canada ang Pandemic Recovery Program at Business Support upang patuloy na matulungan ang mga negosyo at mga nawalan ng trabaho bunsod ng pandemya. Narito ang report ni Miguel Moldes. Tatagal ang Pandemic Recovery Program at Business Support ng Canadian Government hanggang October 23 ngayong taon, kung saan maaari pa rin tumanggap ng Canada Recovery Benefit o CRB ang mga nawalan ng trabaho bunsod ng COVID-19 pandemic. Maaari namang tumanggap ng Canada Emergency Wage Subsidy o CEWS ang mga employers upang may pandagdag sila sa pasweldo sa empleyado kung bumaba ang kanilang revenue bunsod ng pandemya. Ayon sa gobyerno, pinalawig ang suportang ito dahil hindi pa nila tuluyang nakakabangon ang iba pang negosyo sa kabila ng mga reopening ng mga probinsya. Ayon kay Dan Kelly, President ng Canadian Federation of Independent Business or CFIB, 35% pa lamang ng mga negosyo ang bumabalik sa normal ang kinikita, kung kaya't malaking tulong ang pagpapalawig ng mga benepisyong ito ng gobyerno. Ayon kay Ed, isang kababayan sa Toronto, hindi pa rin sapat ang benepisyo upang makarecover ng tuluyan sa epekto ng pandemya. Siguro di siya makasasapat in a short period of time. Dahil nga sa haba ng panahon na dinanas natin sa pandemic, na hanggang sa ngayon dumaranas pa rin tayo dahil sa pagpasok ng mga variants. Gradually siguro pwede, pero it will take time bago tayo makarecover. Miguel Moldes, UNTV News and Rescue Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Buwan na naman ng Agosto at isa sa pinakamalalaking events sa music industry tuwing sumasapit ang buwan na ito ay ang anibersaryo ng Wish 107.5. Bukod sa isang virtual concert, handog rin ang istasyon ang pitong acts of love o kawang gawa. Alamin natin ang detalye sa report ni Mirasol Abogadil. Pitong taon na ang lumipas mula ng inunsadang kauna-unahan at one-of-a-kind Wish Bus at ang pagsilang ng Wish 107.5. Mula noon, sari-saring milestones na ang naabot at patuloy na inaabot ng Wish 107.5 upang maitanyag ang original Filipino music sa iba't ibang panig ng daigdig, kasabay ang pagkakawang gawa na siyang puso ng istasyon. Ngayong buwan, sa pagdiriwang ng 7th taon ng pagsasahim papawid ng Wish 107.5, isang virtual concert ang handog ng istasyon sa mga taga-suporta nito. Tampok dito ang ilang top performers sa bansa tulad ni Asia's Phoenix Morissette, Moira De La Torre, Lian and Naara, Zild, musical tandem na Janine Tenyoso at Arthur Neri, rock outfit na Magnus Haven at up-and-coming band na Soul Republic. At syempre, hindi mawawala ang charity work sa anumang event ng Wish 107.5. Kasabay ng pagdiriwang ng 7th anibersaryo ng istasyon ay ang 7 acts of love and charity na handog ng Wish sa ating mga kababayang nangangailangan. Kabilang dito, ang free potable water system sa Agusan del Norte, free solar lamps sa Tanay Rizal, pabahay sa isang karapat-dapat na pamilya sa Mauban, Quezon, at iba pa. Ang online concert na tinaguri ang Wish Gifts of Love ay isasagawa sa August 22, araw ng Linggo, alas 7 ng gabi sa pamamagitan ng YouTube channel ng Wish 107.5. Mirasol Abogadil, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Thank you.
Mahirap para sa isang magsasakang magtrabaho sa bukid kung wala itong sariling gamit sa pagsasaka. Kaya naman, 30 magsasaka sa Agusan del Norte ang pinagkalooban ng bagong itak at panghasa na may kasamang binhi ng gulay ng Members Church of God International. Narito ang report ni Leslie Longboe. Magtanim ay di biro, lalo na para sa mga kagaya ni Jonas Pasto, isang magsasaka mula sa Barangay San Roque, Las Nieves sa Agusan del Norte. Sa madalas na pagkakataon, nanghihiram lamang siya ng pangmungkal ng lupa upang makapagtanim. Kung nagi ka galingon, gusto ka mato, makatog yung kadayon, maginay ko. Lahiran sa kanang manghulam ka, magpaabot ka magkagungsang wana to, uway, bakanti siya. Nung dakugig tabang ning kuan, nang nagyo kay kaugaling nga mga gamit. Ang dating 5,000 pisong buwan ang kita ni Jonas sa pagbebenta ng saging, naging 3,000 piso na lamang nang dahil sa pandemya. Kulang na pangtusto sa mga pangangailangan ng tatlo niyang anak. Kaya anya, sa halip na bumili ng mga gamit sa bukid, ay mas inuuna niya ang pang-araw-araw na pagkain ng kanilang pamilya. Og palito mo na, mahal ba yan niya? Sa budget na mga sakaon ka na magpalit ka. Gamit nga, ilan na aron? Di madaling palit. Palit na lang pagkaon. Malibo ng uma, basta ka di mapas mo. Walang paglagyan ang ligaya ni Jonas nang pagkalooban siya ng Members Church of God International ng mga gamit sa pagtatanim. Salamat sa Diyos. MCGI. Nga naabot sila diri ang naghatag og gamay ayuda pero samo dako na ng tabang. Si Jonas ay isa lamang sa 30 mga magsasaka mula sa Barangay San Roque na pinagkalooban ng ilang gamit sa bukid. Gayon din ng mga binhi ng gulay na karagdagang mapagkukuna ng kanilang kita. May libre ding grocery items na pandugtong sa kanilang araw-araw na pangangailangan. Isang simpleng kahilingan, kapalit ay lubos na kagalakan. Lakip ang pag-asa at determinasyong mapagyaman ang kabuhayan para sa pamilya. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 111, Versikulo 10, na nagsasabi, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. May mabuting pagkaunawa ang lahat na nagsisisunod ng kaniyang mga utos. Ang kaniyang kapurihan ay nananatili magpakailanman. At yan po ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sumenyo po ang CNews. Bukas, magkita-kita tayong muli sa ganitong oras. Magandang tanghali.